Kumusta mga bro? At welcome back po ulit sa ating channel. At magandang araw po sa inyo. Meron po tayong gagawin na TCL CRT21. Ang complaint ni customer ay wala raw power at nagbiblink na yung kanyang standby indicator. So testingin po natin mga bro kung anong problema niya. Ayan, iwan natin. Ayan po. May standby naman siya kaso nagbiblink lang. Ayan. Ayan. Wala rin response kahit sa channel niya. So, ayaw niya mag-oscillate kanyang power. So, mga bro, check upin natin kung anong problema nito. Buksan natin. Ito mga bro, na buksan ko na. Magsukat tayo ng voltage. Set natin sa DC. So, since na may standby 5 volts ka na, ibig sabihin gumagana yung chopper. Ito. Pero ang sukatan natin yung kanyang mga output ng secondary. Una natin yung B+. Kung meron siyang output at stable yung kanyang supply. Chika rin dito sa collector ng horizontal. Iyon natin. Ayan, lumitaw naman. 110. Ayun, nag-drop siya. Bumalik. So, ibig sabihin, meron siyang nadidetect na sira. Natin yung ito, supply ito ng tuner, yung 33. Yun. Yun, bumalik din. So, itong ito. Alam po sa, ano ito, sa audio to. Check natin. Ayan. Ayaw tumaas. Tapos, yung sa vertical, check natin. Ito. Ayan. Lumabas yung voltahe niya. Yun, drop din siya. So mga bro, itong gawin natin, i-hang natin itong supply ng B+. Tingnan natin kung magiging stable yung supply niya. Check natin. Yan, ayan, bumaba ulit. So, talagang sina-shutdown niya yung oscillation ng chopper. Pero may mga voltage siyang lumalabas. Sina-shutdown nga lang niya. So, mga bro, itong gagawin natin. Itong memo ring to, ihahang natin yung kanyang pin number 6. Bali, ang gagawin natin, ipo-force on natin to, itong chopper. Hindi naman bawal na technique to eh. Simple trick to. Para mag-on siya. Ito. Yung kanyang ECL, kung tawagin ay serial clock. Ihang natin to. Ipo-force on natin kung anong mangyayari. Yan mga bro, naihang ko na yung pin number 6. Yan. Ito yung gagawin natin tricks para ma-force on natin.
So, iyon uli natin kung lilito na yung mga supply ng secondary out. Check natin yung B plus muna. Sa collector ng horizontal. Yun. Ayan yung 110. Ayan mga bro, hindi na siya nag-drop. Ibig sabihin na force on natin nung inihang natin yung pin number 6 ng memory. Ayan. So, checkin natin naman yung kanyang ibang voltage. Yung tuner niya 33. Ayan mga bro, 33. Stable. Tapos yung 5 volts niya. Ayan. Stable na rin. Tapos checkin natin yung sa vertical niya. Yung limitaw din. Ayan. Limitaw na rin siya. Yun. 18 volts. Tapos yung supply ng audio. Ito. 12 volts. Yun mga bro. Stable na siya. Pero ipinorse on lang natin to kasi nakahang yung memory. Ayan. So, ibig sabihin, nagpro-protect siya. Hindi natin maalaman kung anong problema. Silip natin bakit siya nag-protect. At nung inihang natin to, ipinorse on natin yung chopper para mag-oscillate. Silipin natin. Ngayon bro, ang problema niya, vertical output. Napaon natin, limitaw yung sira niya. So, ito ang problema nga bro, yung vertical output niya. Yan. Ibalik natin itong pin number 6, tapos palitan natin ang vertical output muna. Kung ibubuka niya yung ibubukas niya yung kanyang screen. Ito bro, tanggalin natin itong vertical output niya. Yan bro, tanggal natin yung heatsink. Ito, yung kanyang vertical output. Ito bro, ang kanyang vertical output ay STB8172. So, wala tayo na ito. Pero, palitan natin ng ibang number. Palitan natin bro ng LA7840N. Ayan. Pares lang ito mga bro. Yung sa isang vertical. Magkaiba silang number pero pares silang data. Bali, nagkaiba na sila ng number sa, siguro sa manufacturer. So, itong isasalpak natin. From 8172, salapakan natin ng 78040 na vertical output. Yan. Ito mga bro, naikabit ko na yung 78040 na vertical. Hinangin natin.
Tapos yung pin number 6, ito, ibalik ko na rin. Yung memory niya. So, ayun mga bro, i-test natin kung hindi na siya mag-shutdown at bubukas yung kanyang screen. Yan na. Check natin ulit. Yan. So, i-on natin. Yun mga bro, bumukas na siya. Ayun na. Pero meron siyang kunting awang dito. Pero madali na yan bro. So ayun mga bro, testing natin kung meron siyang video. Lagyan natin ng signal galing sa player. Yun. Ayan na bro. Ayan na siya. So, okay na bro. Lumabas na yung kanyang image at hindi na rin nag-shutdown. Ayos. So, ganun lang mga bro. Pag nagsishutdown minsan ang power supply niya, pwede nating i-force on. Ito, ihang mo lang yung pin number 6 ng memory, yung ECL serial clock. Ayan na siya bro. So okay na po yan mga bro. Bali, ito lang yung aking gagawin. Madali na to. Yan, medyo may awang lang ng konti. So, okay mga guys, kung bago po kayo sa akin channel, mag-subscribe na po at i-like po natin and share. Thanks po for watching. Thank you.